Hello guys, good morning. Gabi na, no? Ang oras dito ay mag alas 10 na sa Singapore. Pero tingnan mo yung paligid guys, ang liwanag pa ng alas 10 nila dito. Kita mo pa yung langit, ano? Alas 10 na yan. So ito pala ako sa, ano, sa balcony ng hotel na nag-check-inan ko, and ito yung room and dito yung balcony. So yun, rinig mo ang ano, no, sarap sa tenga yung hangin. Anyway, esensya na, meron akong hindi pa ako masyadong magaling sa ubo at sipon. Napilitan lang bumiyahe kasi ito na yung ticket eh. Kailangan ng lumipad ng Singapore. So, ayun guys. meron para akong ano. Meron akong kwento. So, ayun. Story time, ano. Nakakatuwa isipin na dati nung nag-aaral pa lang ako, makapag-aral kasi magtitinda ng kangko, makapag-aral kasi yun, kasi kasama ko yung mama ko na magbebenta kami sa market ng mga kung ano-ano, like sibuyas, kamatis, ganyan, bawang, nire-repack, nilalak ko sa ano, sa market. And kasama ako ni mama na sa tindahan. So, makapag-aral, naglilinis ng kuko, ng, syempre, nag-ano ako, manicure, pedicure. Maraming pinagdaanan sa buhay, maraming situation sa family, maraming akala ko na that time ay hindi na kami makakasurvive, hindi na malalagpasan. Marami. So, yun, ang ingay ng ano, dumaan yung motor, kakaiba talaga dito sa Singapore. So, ayun, to cut the long story short, na-amaze ako today. Ngayon ko na-realize lahat-lahat ng na-realize ko today yung mga pinagdaanan ko na buti na lang nalalagpasan ko. Buti na lang lumaban ako. Buti na lang nagsisikap pa rin ako. Buti na lang napunta ako sa networking. Buti na lang may taong nagdala sa akin sa networking na hindi ko kaano-ano, hindi ko kakilala, pero hindi ko alam bakit din ako nagtiwala. Siguro na unawaan ko lang talaga totally yung ano, yung business, and grabe kasi dahil sa networking ko kung saan-saan ako nito dinadala. Even yung kaginhawaan ng buhay ng pamilya ko nang dahil na sa networking. yung dahilan ng ngiti ng mga magulang ko, tama. Marami na tayong napayaman na mga leaders sa ilalim. Kung hindi naman mayaman kagaya ng ibang mga mayaman na may sariling building, may sariling ganito, ganyan. Tawagin na lang nating ano, nagbabago ang buhay from walang-wala, and ngayon nagbabago ang buhay. And guys, bakit ako gumawa ng video na to? Kasi abang ano, kasi tingnan mo naman yung paligid, oh. Diba, nandito ako sa tuktok ng ano, na actually hindi pa naman to tuktok na tuktok kasi ano lang to, 6th floor lang to, pero ang sarap pagmasdan na walang traffic, napakaganda ng daan, and ang gaganda ng mga sasakyan dito sa Singapore, and malaya. Pag nandito ka sa ibang bansa, walang manghusga sa'yo, walang nakakilala sa'yo, kahit anong gawin mo, okay lang, basta hindi labag sa batas ng Singapore. And yan, oh.
Yan, apat na sports car, sunod-sunod, ang bilis. Nakakataas ng pangarap. And yan yung isa sa mga pinapasalamat ko sa networking kasi buti na lang namulat ako sa networking. Buti na lang, ito yung kinarir ko. Kasi from katulong, syempre ang arte ko naman kung hindi ko karirin ang networking, kung katulong lang din naman ako. Diba? Ibig sabihin, wala kasi akong pinag-aralan eh. Okay? And, mas, yung pinagmasdan ko yung paligid ngayon na, wow, dati, sino ako dati? Ano ako dati? Anong meron ako dati? Hindi, mali pala. Anong meron ako ngayon? Nawala naman talaga ako dati. Actually, hindi ko to kinukwento dahil ako ang gumawa nito lahat. Ang gumagawa talaga to yung mga leaders sa ilalim. Lahat ng mga leaders sa ilalim. Walang JL Abono ngayon kung hindi dahil sa mga leaders sa ilalim. Gusto ko iparating sa iyo na mag-build ka ng network. Nasa networking ang magandang buhay. Yes, trabaho. Pwede ka mag-work. Pero hanggang kailan? Iba pa rin yung pag na-stress ka, pwede ka mag-travel. Pwede ka mag-relax. Pag na-miss mo yung parents mo, pwede mo silang puntahan. Or sila yung pupunta sa'yo. Ibig sabihin, pag nasa networking ka, at magseryoso ka, at pag nagka-resulta ka, may choice ka. Kasi kapag mahirap ang buhay, pag mahirap, pag walang pera, wala ka kasing choice. Imaginin mo ha, may isa sa mahal mo sa buhay na sa hospital. Emergency. Pag may pera ka, may choice ka eh. It's either sa public or sa private. Public, hindi dahil wala kang pera. Private, hindi din dahil wala kang pera, kundi mapa-hospital mo, private man yan, o public man yan, kasi bakit may pera ka? Kasi pwede kasi na yung laman ng bulsa mo, ang pwedeng magdugtong ng buhay ng pamilya mo. Kaya huwag mong kalimutang magsikap. Huwag mong kalimutang magsipag. Huwag mong kalimutang magsakripisyo. Kasi at the end of the day, darating yung isang araw na ikaw yung magiging solusyon sa lahat ng mga problema ng pamilya mo. Recently lang, pamangkin ko, lalaki, nahulog sa jeep, nabagok yung ulo, daming ginawa ng doktor. Siguro, kung nandun lang ako sa amin, siguro magtitinginan lang kami, like before, nung namasakar yung family namin. Siguro magtitinginan lang kami, and nung nalaman ko yun, sabi ko lang sa ate ko, kalma ka lang, ako ang bahala. See? Hindi ko minamayabang na kasi meron na ako. Hindi ko minamayabang kasi ako ang gumastos. Ako yung tumulong. Ang ibig ko sabihin, pag may pera ka, may choice ka. And nung isang araw na hospital ulit, yung isa ko naman pamangkin, bye-bye. Na dehydrate and yung anak niya nilalagnat pa. So, kinakamusta ko. Syempre yung parents worry na pero sa akin hangga't may doktor at may pera may karugtong ang buhay ng tao. Kasi kapag wala kang pera, wala kang choice kundi lapit kay ganito, lapit kay ganyan, mangutang kay ganito, mangutang kay ganyan. Iwat ipula ka mangutang, iwat ipula ka malapitan. Paano na yung buhay ng pamilya mo? Yan yung sinasabi ko. And guys, pag may pera ka, lahat ng gusto mo magagawa mo. Lahat ng gusto mo na hindi naman labag sa batas, makukuha mo. Lahat ng gusto mo. Na hindi mo na kailangang iyakan ang parents mo or hilingin sa parents mo para makuha mo. Kasi bakit? Ikaw mismo, kaya mo. And ngayon ko na-realize na dati, pumunta ako dito sa Singapore, hataw. Pero ngayon, mag-enjoy.
nakaka-amaze lang, nakakatuwa lang nung nakaraan lang, nakaraang linggo lang. Ay, nakaraang buwan, last January 30. Nasa Hong Kong ako and ngayon, nandito na naman. And baka after nito, punta akong Macau or hindi ko alam. Ang buhay, pag may pera ka, may choice. Kaya huwag mong kalimutang mangarap. Lakihan mo yung pangarap mo. Pag mahirap, okay lang. Pag napagod ka, okay lang. Pero tandaan mo, darating yung araw na kapag hindi mo pinapansin yung hirap, pagod, puyat na yan, hindi mo naman din mamamalayan na nandun ka na sa buhay na gusto mo. Na baka mamaya, mapatulala ka na lang, tutulo na lang luwa mo, mapaiyak ka na lang na, uy, ito na pala yung buhay na gusto ko. Nandito na pala. Tama? Kaya don't give up. Don't ever give up. Sa'yo nakasalalay ang magandang buhay ng pamilya mo. Good morning.